Ecclesiastes chapter 30. Siya na umiibig sa kanyang anak ay nagpapadama sa kanya ng pamalo upang siya ay magkaroon ng kagalakan sa kanya sa wakas. Siya na nagpaparusa sa kanyang anak ay magkakaroon ng kagalakan sa kanya at magagalak sa kanya sa gitna ng kanyang mga kakilala. Siyang nagtuturo sa kanyang anak ay nagdadalamhati sa kaaway at sa harap ng kanyang mga kaibigan ay magagalak siya sa kanya. Bagaman ang kanyang ama ay mamatay, gayunman siya ay waring hindi patay, sapagkat siya ay nag-iwan ng isa na gaya niya. Habang siya ay nabubuhay, nakita niya at nagalak sa kanya. At nang siya ay namatay, siya ay hindi nalulungkot. Siya ay nag-iwan sa likuran niya ng isang manghihiganti laban sa kanyang mga kaaway at isa na gumaganti ng kagandahang loob sa kanyang mga kaibigan. Siya na nagpapalabi sa kanyang anak ay tatalian ang kanyang mga sugat at ang kanyang mga bituka ay manginginig sa bawat iyak. Ang kabayong hindi nabali ay nagiging matigas ang ulo at ang bata na pinabayaan sa kanyang sarili ay magiging ganun din. Ispoil mo ang iyong anak at tatakutin kanya. Makipaglaro ka sa kanya at dadalhin kanya sa kalumbayan. Huwag kang makipagtawanan sa kanya. Baka ikaw ay magkaroon ng kalungkutan sa kanya. At baka ikaw ay magngalit ng iyong mga ngipin sa huli. Huwag mo siyang bigyan ng kalayaan sa kanyang kabataan. At huwag kang kumindat sa kanyang mga kamangmangan. Iyuko mo ang kanyang leeg samantalang siya ay bata pa. At paluin mo siya sa nagiliran samantalang siya ay bata. Baka siya ay maging matigas ang ulo at maging masuwain sa iyo. At sa gayon magdala ng kalungkutan sa iyong puso. Paluin mo ang iyong anak at pagtrabahuin mo siya. Baka ang kanyang kahalayan ay maging kasuklam-suklam sa iyo. Mabuti pa ang dukha na matino at malakas sa kalusugan kaysa isang mayaman na nagdadalamhati sa kanyang katawan. Ang kalusugan at mabuting kalagayan ng katawan ay higit sa lahat ng ginto. At ang malakas na katawan ay higit sa walang hanggang kayamanan. Walang kayamanan kaysa sa malusog na katawan at walang kagalakan kaysa sa kagalakan ng puso. Ang kamatayan ay mas mabuti kaysa isang mapait na buhay o patuloy na karamdaman. Ang mga masarap na pagkain na ibinuhos sa bibig na nakakulong ay gaya ng mga karne na inilagay sa libingan. Anong kabutihan ang maidudulot ng handog sa Diyos-Diyosan sapagkat hindi ito makakain o makakaamoy? Gayon din ang pinag-uusig ng Panginoon. Siya'y nakakakita ng kanyang mga mata at tumadain, gaya ng isang yunok na naiyayakap ang isang birhen at nagbubuntong hininga. Huwag mong ibigay ang iyong isip sa kalumbayan at huwag mong pagdadalamhatiin ang iyong sarili sa iyong sariling payo. Ang kagalakan ng puso ay buhay ng tao, at ang kagalakan ng tao ay nagpapahaba ng kanyang mga araw. Ibigin mo ang iyong sariling kaluluwa at alimin mo ang iyong puso, ilayo mo ang kalungkutan sa iyo. Sapagkat ang kalungkutan ay pumatay ng marami at walang pakinabang doon. Ang inggit at puot ay nagpapaikli ng buhay at ang pag-aalala ay nagdadala ng edad bago ang panahon. Ang masayahin at mabuting puso ay aalagaan ang kanyang karne at pagkain.